Hi girlfriends, my name is Ella and welcome back to my channel. So for today's video, it's like a walking vlog, literal. Kasi pupunta ako sa nanying na ano ko na sideline. Tapos since may matinong mic naman ako, mag-video tayo. Kasi mga 30 minutes din nalakad to eh, kapag hindi ako nag-bus. Okay, so for today's video, I will talk about the cons of living here in Australia. So if you want to know more about that, then please keep on watching. Pakita ko lang yung footbridge dito, itong nilalakayan ko. May ano siya, usually may lift talaga or elevator yung mga footbridge dito para sa mga wheelchair, ganyan, mga pram or trolley. So yeah, sobrang convenient. Sana hindi ako hingalin habang nagsasalita kasi nga naglalakad tayo. Ayun, so naisip ko lang gumawa ng videos about cons or yung mga negative points of living here in Australia or migrating in general. Kasi parang, ayun, I used to always talk about yung mga positive reasons ng mga nakatira sa ibang bansa. So, ayun, para lang realistic, ganyan. So, kung hindi ako nakatingin sa camera dahil tinitingnan ko yung nilalakaran ko, so pasensya na. So, the first item is missing your family back home. Since ako lang yung nag-move dito for work, ayun, wala ko talagang close family na kilala dito. Meron pero malalayo, parang sa ibang state noon, ganyan. Tapos sa malayong suburb. So, yun, mahirap talaga. Kasi, minsan wala kang mapagtatanungan. Tapos, kapag may problema, ikaw lang talaga yung maaasahan mo. Sarili mo lang yung maaasahan mo. May mga dumadaan na sasakyan. Kapalan na lang natin yung mukha natin sa pagbibideo. Anyway, di ko naman sila makikita na sa susunod. So, whatever. Okay, so next one is missing the food back home. Dito, wala pang Jollibee for some reason. Sabi nila parang sa food, food regulations ba yung dahilan? Or the business name, mga ganun. Basta kung ano-ano pang mga dahilan kung bakit wala pang Jollibee dito. So, matagal ko nang naririnig na magkakaroon na, bla bla bla, parang mga 6 years ko nang naririnig na magkakaroon. Maniniwala lang siguro ko pag nagsimula na yung construction. Hindi ko kasi sure kung nagsimula na. Tapos medyo ano siya, malayo, medyo west or southwest area siya ilalagay kasi dun maraming Pilipino para din siguro sulit. So yun yung mga isa sa mga namimiss ko talaga, yung pagkain. Kasi kapag kumain ka sa mga Filipino restaurants dito, minsan wini-westernize na nila yung lasa para rin maka-adapt sa locals. So medyo iba. Although mas parang healthier version. So siguro okay na din. Mas ano din siya, mas mahal kasi syempre yung ibang ingredients in-export pa from the Philippines. Para kumita sila, yun, minamahalan talaga. Syempre bumabiyahe pa yung may dumaan na bus. So, binabiyahe pa yung mga ingredients. So, next point is that if you're a temporary resident, your life tends to revolve around your visa or getting a visa. Parang yung visa, minsan, i-hold off niya yung buhay mo. Kunwari, naka-sponsored employer visa ka, working visa. Parang kung gusto mong lumipat ng company, hindi basta-basta, pakatali ka dun sa company, kaya rin. Minsan iniiwasan kong ma-sponsor kahit madali siya kasi nga yun, para naka-rely ka sa kanila tapos pwede nilang sulitin ka. Ang hirap mag-video, ang daming umaandar na sasakyan sa paligid. Ayokong mamatay. Char. So ayun nga, parang most of the time you'll find yourself living around your visa status or yung visa restrictions mo. So yun, mahirap. Parang nakadepende ka sa kung anong visa mo, kung anong work restriction mo, blah, blah, blah. So, yeah. Okay, so next is, you feel like you have to work harder as an immigrant. Na ano talaga, real talk talaga. Ano nangyayari sa mga sasakyan dito? Tawid tayo ng mabilis. Kasi nga, parang, kunwari, nag-i-aim ka na ma-sponsor ng employer mo. Parang feeling mo kailangan mo magpasikat or kailangan mas magaling ka sa mga local para ikaw yung piliin nila or para i-sponsor ka nila, ganyan. So, yeah, ganun talaga. And maraming ganun dito.
overtime ka kung kailangan gawin mo lahat ng kailangan mong gawin, mga objectives mo, ganyan. Although sabi ko sa isa kong video, work-life balance dito, parang okay, ano na, umaalis na lahat. Kada ano, parang on the dot, umaalis na yung mga tao. Mapapansin mo, yung mga immigrants, sila yung nagsistay talaga para matapos yung trabaho for the day. Kasi nga, ayun, iba yung ano natin, iba yung mindset, iba yung thinking. So, ayun, ganun talaga. Okay, so next point is that it's hard to make friends as an adult, especially with locals. So yung mga Australian, ganyan. So ang kadalasan, nagiging mga friends ko dito or mga kakilala ko, mga Pilipino tsaka mga immigrants din. Kasi, ayun, madaling makarelate sa kanila, sa mga buhay nila. Paminsan, may mga nagiging kaklose akong mga Australian, ganyan. Tsaka yung mga friends ng jowa ko, syempre. Ang weird kasi dito, parang may nakapagsabi kasi sa akin medyo reserved or conservative yung mga Australian. So, kaya siguro minsan, feeling mo, hindi sila open makipag-friend sa'yo, ganun. As usually, yung mga friend groups nila, mga ano na, mga friends nila from high school pa, from grade school. Kaya, ayun, parang ang hirap makapasok sa circle of friends nila. So next point, and feeling ko hindi lang to sa Australia, parang migrating in general. One of the cons is that you have to start your life from scratch. So usually, ang pinipili nating course or yung career path ay yung makakapag-apply tayo for PR. So, kadalasan, kahit di mo gusto yung ginagawa mo, magtitiis ka na lang for ilang years, ma-PR lang, tapos ma-PR lang, tapos kung PR ka na, dun mo na, pwedeng gawin yung gusto mo. Tsaka yung mga, yung ibang career path na gusto mo gawin in life. Next one is that, nilagay ko, it's that constant fear of failing and having to go back home. Kasi nga parang, hindi mo naman masasabi kung at the end of the day, may PR route ka. Or kung magbabago siya kapag ano ka na, kapag nagawa mo na lahat, kung kailan nagawa mo na lahat, magbabago yung rules. So yun, hindi mo siya masasabi. Paano kapag ginawa mo na lahat tapos wala pa rin? Ayun, yun yung nakakatakot. Although, parang umpisa pa lang ready naman ako sa ganun. Sabi ko nga, parang kung umuwi man ako, okay lang. Basta at least ginawa ko lahat and mababaon ko yung life experience, yung career experience. So, yeah. So, okay, that's it for this walking vlog. Hiningal na ako, tsaka nainitan ako. Let me know in the comments kung ano pa yung mga cons na tingin nyo, na experience nyo, kung dito kayo nakatira. Yung sa mga hindi pa nakapuntang Australia, yung mga kinakatakutan nyo, ganyan. So, para makarelate tayo sa isa't isa. Dun sa video ko na sabi ko, is it worth it, risking everything? Ayun, nakakatawa yung mga comments ng mga tao. Ba yan? Nilangaw. Nakatuwa yung mga comments sa mga tao kasi iba-iba din talaga tayo ng experience, ng perspective. So, ayun, para lang makarelate tayo sa isa't isa and makalearn sa experiences. Okay, so that's it for this video. Let me know in the comment section kung ano pa yung mga gusto nyong i-share ko, ganyan. Please like and subscribe, please share, and I'll see you on the next one. Bye!